din ba siyang dalihin umuwi? Tsaka bukod kay David, ito na lang. Good morning! Hey! Good morning! May pinagyayabang na naman. Ano naman yan? Nagtitinda ka ice cream. Pabili si tata. Hi guys! Good morning. It's mini vlog 232. Tama? Ito breakfast natin. Meron kasi kaming leftover na pork and beef tsaka gochujang beef nung nagsamgyupsal tayo. Ngayon niluto na nila. Samgyupsal sa umaga. Sarap ba? Ay, inubos yung gochujang. Meron pa. Ang laki ng samjang natin, oh, naubos din sa wakas. Kailan ba to? 2020? Oh, baka expired na to. Hello! Expired na to! Oh my gosh! 2021! Ayoko na, buti tinignan ko. Hoy! Lagyan mo ng milk yan. Ay, hindi mo inuubos yung Yakult. Huwag ka na mag-Yakult ha. Kay tata to. Okay, na-miss ko. Gawa tayo na. Smoothie. Meron akong strawberry. Ano ba to? Blueberry ba to? Banana and mango. Our ulam for lunch is Sydney. So, meron tayong hipon. Yan, hipon na gagataan ni Mama ng lalagyan niya ng kalabasa at saka ng sitaw. Ito lang yung mga kailangan. Panoodin natin kung paano gawin. Lutuin natin yung kamote. Lutuin natin. Gawin natin siyang, ano yun? Sugar kamote. Ano yun? Sugar kamote ba tawag doon na? Kamote Q. Ito na, magluluto na. So, una pa lang ilalagay yung gata. Ah, sabay-sabay? Ah, pinanood mo lang din pala eh. Oh, may pinagayahan lang kami nito. Nalagay na yung luya, bawang, tsaka sibuyas. Doon sa gata. Tapos pakukuluan lang. Kukuluin mo muna bago ilagay yung gulay, ma. Hello, baby. Hey, buddy. Oh, pag kumukulo na, lalagay na yung kalabasa. Ah, hipon? Agad? Dapat malambot na malambot yung kalabasa. Madali malambot ang kalabasa. Kung malambot na yung kalabasa, ilalagay na yung hipon. Anong klase hipon yan, ma? Swahe. Nilagyan din pala ng ano, siling panigang. Yung hipon, konting luto lang. Dapat pag orange na, okay na yan. And then, ilalagay na yung sitaw. Nilagyan mo ng patis, ma? Ah, anong timpla niyan? Patis tsaka paminta. Huwag masyadong malapot, lagyan niya lang ng water. Hihintayin na lang maging orange yung hipon dyan, no? Tapos luto na. Ito na, malapit ng maluto. Papi! Tawagin mo, tawagin mo. Papi! Sabi mo, kakain na. Papi! Papi! Oh, orte! Sabi mo, please? Sabi mo, kakain na. Papi, okay na, please? Mamaya nga, magluluto tayo ng kamote Q. Pinapanood ko sa YouTube kung paano. Kasi iba-ibang klase ng pagluluto eh. Malaman ko magiging successful. Yan, ganyan yung gusto ko. Oh, yung caramelized na yung sugar. Magluluto tayo ng kamote Q. Ilang kawali na yan? Eta? Sa ilalim. Hindi mo alam, may ganito tayong kawali. Pagayahin lang natin yung nakita natin sa YouTube. Sabi, medium heat lang daw. Tapos mamaya lalagyan natin yung sugar. So, alam nyo ba dati, nung nagtinda kami ng kwekwek, nung buntis ako kay Kaylee, di ba nakwenta ko sa inyo, nagtinda kami ng kwekwek sa Sabungan. Nag-try din kami magtinda nitong kamote Q, pero hindi namin mapadikit yung asukal. Kaya ngayon, malaman natin kung didikit yung asukal. Kapag nag-iba na raw yung color ng kamote, pwede na natin siyang lagyan ng asukal. Pwede na natin lagyan ng sugar. Maraming sugar. Dear, hindi. Ayaw talaga matunaw ng asukal, dear. Grabe to. Exage na yan. Lalakasan ko yung apoy. Ayun, finally dumikit na yung asukal. Kailangan lang palalakasan ng konti yung apoy. Yan na, natunaw na yung asukal. Ay, success. Matagal pala siyang lutuin. Oo, dear. Kailangan lang talaga ng tiyaga sa paghalo. Dear, tingnan mo. Dear. Ito na, tatry ko na yung aking pinaghirapan na ano, kamote Q. Oh, lasang sunog.
Dahil matagal matunaw yung asukal, dear, dapat pala mas maaga ko nilalagay yung asukal. Maaga natin, dun sa second batch, lagay natin na maaga yung asukal. Pero ang crunchy, ha? Sarap. Mas maganda yung luto ko sa pangalawa. Daming sugar, tas hindi siya ganun katigas. Mas maaga ko sinilagay yung sugar. Ganyan yung masarap po, yung ano na, balot na balot na sa sugar. Parang sugar lang to na may konting kamote. And so guys, after namin magmerienda, ay nandito na kami sa Parañaque. Parang sa isang iglap nandito na kami, no? Muwi kami dito kasi, baka next time din ako makauwi, kailangan kong maglinis-linis din dito. Ayan, nag-change na kami ng bedsheet, nag-vacuum. Actually, hindi pa ako tapos mag-vacuum. Tapos yun, nag-disinfect-disinfect lang, and then mag-rest na ako. Medyo hirap na akong bumiyahe, kaya hindi na rin ako nagda-drive. Sinundo lang kami ni Dear sa Laguna. So ito, magtuloy na natin ang vacuum para makapagpahinga na. Grabe, alikabok! Ay, sakto. Nandito yung pang hot compress ko. Alam nyo kasi ngayon, masyadong masakit na yung lower back ko. So, saktong-sakto to. Ayan, finally, nakapaglinis na rin. Grabe yung alikabok kahit nakasara naman lahat ng bintana. Ayun na nga, kasi almost 1 month din kaming hindi umuwi dito. Hindi kasi ako makaka-stay talaga sa isang room na super alikabok. Tsaka hindi ko rin kaya humiga sa bedsheet na ang tagal-tagal hindi nahigaan. Basta gusto ko lagi bagong palit yung bedsheet. Kahit di siya masyado nagamit, basta matagal na siya, pinapalitan. And even the curtain. Yung curtain natin last time, di ba yung nagpalit ako before Christmas, yung galing sa Homeboy Francisco's, pinalitan ko na lang din muna. Ay, grabe, medyo hinahapo ako. So, ano na lang muna, pahinga na lang muna ako guys. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye, paalam, babush!